Ang gaganda ng kulay, di ba? So, bright morning mga kabaf. Ito po yung mga gamit po namin sa aming mga alagang baboy. So, this one, ito po yung vitamin ADE. Ang binibigay po namin sa mga alagang inahing baboy ay 5 ml, tapos sa mga biik naman ay 1 ml. So, binibigay po ito kung halimbawa sagan parity na. Magbibigay po kami ng Bell ADE 5 ml sa inahing baboy at 1 ml sa mga biik sa araw po na iwawalay po yung mga biik sa kanilang mga inahin. Ayan, in preparation po yan sa next paglalandi ng ating mga inahing baboy. Tapos yung sa mga biik naman, once lang po kami nagbibigay ng vitamin ADE. So stabilizer po yun, and na-observe po talaga namin pag nagbibigay po kami ng Bell ADE, hindi po sakitin yung mga biik po namin, hindi po masyadong nagkakalagnat o di kaya inuubo. So mas stronger po yung immune system po nila. Tapos sa vitamin B complex naman or multivitamins, etong si Vet Complex naman po yung gamit po namin. And then sa mga biik naman, sa pangatlong araw magbibigay po tayo ng iron dextran. So as you can see, dalawa po ito pero meron po siyang purpose. So una, ito pong si Red Beak Tylo yung binibigay po namin under third day. Kasi meron na po itong anti-anemia plus antibiotic. So yung antibiotic po will serve as prevention para dun sa halimbawa mga pagtatae or ubo. Kasi diba usually nagtatae or inuubo po yung mga bagong panganak na biik. So this one will help para po sa prevention. Tapos diba ito yung ibibigay po natin under third day. Yung booster shot namin, etong si Red Beak Iron. Ito po yung pure iron ng Bellman Laboratories. So, kung halimbawa, medyo malalaki naman yung mga biik on the 10th day, yung ibibigay po natin na iron ay 2 ml. So, yan po yung magiging booster shot po nila at ibibigay po natin ito intramuscular way. So, balik po tayo sa ikatlong araw. Diba, ito po yung ating ibibigay sa Red Beak Tylo. Sasamahan po natin ito ng Vet Convex, 0.5 ml. So, halimbawa, ito si Vet Convex sa left. Tapos, ito naman pong si Red Beak Tylo sa right. Napakaganda po talaga ng combination nila. So, etong mga sinasabi ko ay makikita po sa gabay para sa pagpaparami ng biik. So, kung halimbawa, bibili po kayo sa amin ng mga gamot or any other Bellman Laboratories na mga products, magbibigay po ako ng kopya para po meron po kayong mababasa. So, very helpful po talaga itong gabay para sa pagpaparami ng biik. As you can see, meron po itong mga care tips during heat and pregnancy. So, magsa-start po sa 6 to 8 months. Tandaan po natin na yung ideal na edad ng mga dumalaga bago po sila pakasahan ay 8 to 9 months and then third na paglalandi. Usually, marami po sa inyo yung may problema na ay nag-prolapse o di kaya medyo konti lang po yung mga anak o di kaya nakapanganak pero may naiwan po palang mga biik sa loob kaya namatay po yung mga inahing baboy o di kaya marami pang iba. So, dapat po alam po natin kung ano po yung tamang pag-aalaga sa ating mga dumalaga. Huwag po nating madaliin kasi pag nagmadali po tayo, possible po na malaki rin po yung ating lugi kasi nga mali po yung ating approach. So, okay, dapat ang biliin po natin ay good quality and good price, di ba? So, that's it for now. Thank you for watching and message me if ever you have orders. Bye-bye!